9:35. As usual po, angat nung gabi na pong walang kuryente dito, tuwing alas 10 ng umaga po, nawawala ng kuryente. Magkakaroon po mga 12 ng tanghali, and sometimes po 2 o'clock. Kaya tatlong gabi na po akong walang tulog, hindi po ako nakakatulog. Kasi syempre, paypay ka ng paypay. Kaya nakakulang gana po. Hindi po ako nakaka-attend nga ng mga LS. Na-attend ako ng LS, biglang mamamatay ang kuryente. At natatamad po akong magluto. Sa totoo lang po. Hindi po ako nakakapagluto ngayon. Lagi na lang pusino, corned beef. Dahil nga po, nakakatamad pong kumilo sa init. Kasi po pag nagluluto ako, ay naglalagay ako ng electric pan dito sa aking kusina pinagluluto ko. Buti na lang po, nung isang araw po na unang araw na mag-brown out, nung nagkakuryente po ng alas 2, kahit na tanghali na, naglinis pa rin ako ng bahay, kaya nakapag-general cleaning. Mayroon pa naman po ako natitirang pagkain sa ref. Mayroon akong isdang galunggong at saka tilapia. Tsaka may dalawang balot pa ako ng bahay. Tapos mayroon pa po akong isang balot ng beef tapa at saka isang balot ng pork tapa. Kaya isipin ko po baka mag-pork tapa na lang ako. Pag nabalik na po sa dati na hindi na nagba-brown out, saka na lang po uli ako magluluto. Tamad na tamad po ako kasi po napakainit. Buti po dito sa inuupuan ko yan po. Malaki po yung bintana. May hangin. Tapos po yung sa isang bintana ko doon nakabukas. At least po may hangin. Tapos mumunta po ako sa labas sa balkonahe. Sige po, magkukwento uli po ako maya-maya. Yung po, continuation po, lumabas po ako. Kasi nga po dito, siyempre kahit walang ventilador, iba po ang simoy ng hangin. Ganun nga po, mali po ako. Ang nagba-brown out po gabi, mga, nung dalawang unang gabi po, 10:30, 10, basta 10 po. Pero kagabi po, Wednesday po, ay Thursday po, nag-brown out ang aga. Alas 8 lang po, nag-brown out na. Habang nag-shower nga po ako, inabutan ako sa banyo. Buti na lang po, bawat sulok ng bahay, naglalagay ako na. Lalagay po ako na last night. Nadidinig niyo po. Kasi po, bawat bahay dito may aso. Kung naririnig mo yan palaka. Sige po nasa mga sulok-sulok. Kasi po mahalaman dito masyado. Siyempre probinsya po. Kaya kung ano-ano naririnig mo. Ibon. Napakadami pong ibon dito. Minsan po sa puno nakikita mo ang lalaki ng ibon. Ang sarap nga lang kung pakinggan kasi ang naririnig nyo, huni ng ibon. At saka gaya po niya, no? Ang hangin, gumagalo ang mga dahon ng puno. Pagabi nga po, kasi ito pong lugar ko, ang kuryente ko po, nakakoneksyon po ako bukawi. Ngayon may pamangkin po ako dito. Mataas na bahay dito sa gilid ko at saka yung mataas na bahay sa taas. Pamangkin ko po yung anak ng mga kapatid ko. Nung nawalan ko ng kuryente, dito po kasi lagi nawawala ng kuryente yung linya ng kulaban. Naghahakot-hakot, dala ko na yung mga unan ko. Pasok na ako sa bahay nila, makikitulog. Hindi pa po ako nakakapasok ng bahay. Wala na rin sila ng kuryente. Balik po ako sa bahay ko. Time out po. Humintuhido po ang hangin. Tumigil ang pag-ista. Nakita niyo po may kalamansi ko. Yelo na ang buhay.
simento po ang hangin, pero nararamdaman ko po yung medyo lamig na dumadapo sa katawa ko. Ayan, simento po. Pero ang simoy po malamig. Nararamdaman ko po. Ayan, pumapagaspas yung maliit na dahon. Gumagalaw-galaw siya. Kaya may hangin dito. Mamaya po, pag magluluto na ako, mga 11:30, iprito ko na lang po yung porta pa. Kasi nga po, titignan ko po mamayang gabi, parang gusto ko ginisang munggo. Ayan po. Naririnig niyo po ang mga ibon. Ibon ang maririnig niyo dito. Nararamdaman ko po ang lamig sa katawan ko. Malamig po ang simoy. Kanina po, lakas na naman ang pagaspas. Hindi ko lang po na-picture. Lakas po ng hangin kanina. Pabugso-bugso po ang hangin. Tapos hihinto, tapos lalakas. Tapos mararamdaman nila yung lamig. Kita niyo po yung ibon. Isa lang yun. Isa lang po yun. Minsan po yung talagang malaking ibon. Mga lima sila na andyan po naglalaro. Tapos po, lilipat sila dun sa dyan, sa puno ng ibon na yan. Doon. Yung po, yun. May pugad sila dyan. Naglagay po sila ng pugad. Ayun, no? Yan po yung pugad. Kita niyo yung pugad. Yan po, nilagay nila dyan. Meron pong dalawang malaking ibon na nagpupunta dyan. Pugad na yung ginawa po nila. Tignan niyo po, nandito po ako sa yung kapos ko po. Maliit, kaya ang laki na po. Kita niya po. Kita niyo po. Ito po. Yan. Tinanim ko po yan. Maliit lang po, nabali lang po yan. Dito, nabali lang po siya. Nabali lang po siya dyan. Itinanim ko ngayon. Nakita niyo po. Ito. Nakita niyo po. Yan po, mga nabali lang yan. Nabali lang po yan. Dito. Dyan. Naalis po dyan. Yung mga konilagay ko po dyan. Ayan, lumalaki na. Ginagawa na ng meran ko. Kaya, siguro pa magkakakuryente na kami mamayang hapon. Gumagawa na po sila.